Mga ka-amazing, alam nyo ba na iba't ibang extreme adventure na ang sinubukan ng mga Kapuso Stars dito sa Amazing Earth? Eto, panoorin nyo. Guys, anong resulta pag pinaghalo ang go-kart motor para shoot at glider? Ang resulta, malalaman nyo na dahil si Rian Ramos walang takot na sasabak sa parang motor gliding sa Tarlac. I'm so excited for this amazing event. Rian Ramos, ready for takeoff. Hi, Napoy! I mean, Dong! Well, syempre, pagkatapos ng Royal Blood, nakakamiss yung thrill. Kaya, I need an adrenaline rush. At ang sagot dyan ay ang Tarlac Paramotor Sky Adventure. Dito yan sa Bamban, Tarlac. At ako mismo ang magpapalipad ng paratride. Ay, syempre hindi pwedeng ako. Kailangan natin ng expert pilot na si Leslie, Captain Harley Gomez. Hi, Cap! Hi, Rian! Hi. First time mo ba ito? Oh, pero... nakakatakot ba to? No, ito yung actually isa sa mga pinaka-safe sa aviation, ang paramotor, paratrike. Kasi meron siyang parachute, kahit na mamatay yung engine natin sa taas, makakapag-gliding tayo, para siyang paragliding. Kaya ito yung gagawin natin. So ito yung take-off natin. Lilipad tayo siguro mga 500 to 600 feet. Ang bilis lang ng take-off, ano? Ang bilis, very short take-off lang siya. Para walang oras mag-back out. So yan. Tama yan. Si Rian Ramos, matagal ko nang kilala yan at ang masasabi ko, wala siyang inaatrasan. Kumapit ka lang, Rian, dahil isa pa lang yan. Abangan, Rian Ramos takes her weekend adventure to new heights dahil lilipad siya sa ibabaw ng Tarlac at Pampanga. Para motor, gliding pilot, bago makarating sa pagre-retiro at tagumpay, ang pinagdaanan na ay buwis buhay. Ito na ang pagkakataon ng kaibigan ko si Rian Ramos na usisain yung sasakyan na lilipad siya sa dalawang probinsya. So Cap, it looks very small and lightweight lang pala, no? Paano po ba nakakalipad ang paratrike? Okay, basically ang paratrike, meron siyang engine with a propeller. And then meron din siyang control na ito yung pinaka-throttle, yung speed natin. So... ang kagandahan ng paratrike is kahit wind zero, makakalipad tayo. Not like yung paragliding, tumatalon sila sa bundok. Okay, requires talagang kalaman, malakas ang performance. Ito po yung pinaka-importanting gusto ko malaman. Paano po ba yung landing? May preno ba to? Good question. Actually, yung landing niya to, ang wing, ang pinaka-preno niyan. Kung makikita mo yung mga fighter jet, meron silang parachute. Yes. So parang ganun siya. So makokontrol natin yan due to this control brakes. Sa panahon ngayon, nakakalipad na ito ng 1,100 kilometers non-stop in a straight line. It sounds very relaxing, pero just to make sure, ano ba yung pinakadelikado na pwedeng mangyari? First of all, bago tayo lilipad, yung weather. Yun lang naman kasi ang pinaka-risk niyan. Pag malakas ang hangin, bawal lumipad. Pag malakas ang ulan, yun lang naman eh. But the rest of it, like in terms of engine failure, napaka-safe. Actually, may tiwala naman po ako sa inyo. So, of let's course, go. Yeah. Let's get ready. Oh, sakay na. Lakad na. The challenge is real para kay Rian Ramos sa kanyang first ever paramotor gliding adventure. Bahan, nagtiwala naman ako kay Cap. At saka, nung sinabi niya yung top speed, hindi na ako natakot. Sabi niya, hanggang 40, todo na yon. I'm like, okay, kaya. Regarding the paratrike, hindi siya matagtag at all. It was very smooth. Parang nag-glide-glide lang kami. We are flying over the river at 200 feet. Yung una naming na-fly over is a river. And everything just looks so beautiful from above. Yan pala yung mga nakikita ng ibon. We are up in the air!
mas mabilis dumadaan lahat ng bagay. Tapos, parang feeling mo konti na lang mahahawakan mo na siya. Feeling so lucky and blessed and just in awe of this beautiful world and what a playground we're given. Landing actually took a few tries. Every time na medyo mababa na kami, hinahangin kami pa sideboard. If there's any part at all na slight na kinabahan ako, that would be it. And nung nakuha na namin yung landing, no pain, absolutely smooth and very, very relaxing. Grabe, sa sobrang enjoy ko, hindi ko na yata napansin na natatanggal na yung wig ni Margaret. Pero thank you talaga, Cap. Sobrang enjoy and I felt safe the whole time. At saka thank you din kay Dong at sa Amazing Earth because I really enjoy that kakaibang extreme activity yung na-check off ko sa bucket list. Ito naman ang isang kapuso na nilalabanan ng kanyang takot. Dating Mr. Pogi, sasabak sa Skydrop. Oscar San Juan Jr. II, Mr. Pogi Oscar. Dating tricycle driver, naging 2019 Mr. Pogi Grand Winner. Naitampok pa ang talambuhin niya sa magpakailanman. All-around athlete hanggang sa pagsakay ng motorbike. Mapanindigan kaya niya ang pagiging tigasin kung ito ang kaharap niya? Bitin na bitin ba kayo sa paglalambitin ni Mr. Pogi Carlos San Juan? Ede, Gina! Ayun! Guys, andito tayo ngayon sa wall climbing area ng 10 Cents to Heaven. Nakikita niyo yun. Woo! 60 feet! Ang taas! Doon ko gagawin ang sky drop challenge. Kayaan ko kaya. Sige, tara, akin tayo. Grabe guys! Nakikita niyo yan? Floor ng building. Dito sa Skydrop, pwede kang pumili ng kahit anong posisyon na gusto mo, kahit anong maisip mo. Pero ako napili ko, syempre yung cool, yung superhero, mala Superman. Grabe, nakatakot. Yung puso ko nandun pa sa taas. Pero, pag nasubukan nyo, parang gugustuhin nyo pa ng isa eh. Parang yung experience, isagad na natin, mas solid. Let's go! Let's do this! Woo! Ah! Hey. Let's go! Woo! Let's go! Salamat Kuya Dong. Grabe, ibang klase talaga dito sa show mo. Napaka-amazing. Solid!
Mahaba-haba rin ang time na ginugol ng Kapuso Stars dati sa South Korea noong kinukunan ang Running Man Philippines doon. Kaya naman, marami rin silang natuklasan at naranasan abroad. Kahit itanong mo pa si Buboy Villar. Sa loob ng higit sa isa't kalahating buwan niya sa Seoul, South Korea, para sa Running Man, iba't iba ang na-experience niya. May wet and wild, may pormahan, at syempre, may kulitan. At sa kanyang first time sa Korea, na-impress siya. Oh, maligaw ako dito. Kabisado ko lang itong Bulacan, Kumonmil. Ang na-experience ko sa Running Man Philippines ay sobrang malalim, nakakakilite, na masakit, na nakakalungkot, na sobrang saya. Kahit saan daw sila magpunta, kitang-kita na alagang-alaga ang kapaligiran. At kahit napagod sila sa mga missions, ang daming natutunan ni Buboy. Fighting! Mahirap man o mayaman, magliligpit ka ng sarili mo pinagkalatan. Para sa akin, good thing yun at gusto kong madala dito sa Pilipinas yun. So, kung kaya nila, at hindi natin kaya. Don't walk around! Kanina nabanggit ko na may isa pang sorpresa bago gawin ni Buboy ang mission. Dapat makumpleto niya ang 3-part obstacle course. Ready? Get set? Go! Parik! Diyos ko po! Sana wala namang... May gumagalo sa ilalim. Kaya wala namang crocodile dito. Hindi ako maulog. Ay! Kaya! Ang lamig! Na, bakit ka na? Okay. Basta di ako mahulog. Alright. Hold down! Fighting! Ayaw ko dyan. Oo. Yan. Okay. Yan. Bilis! Galing! Bawal ako mag-second thought eh, no? Pag nag-second thought, mahuhulog talaga ako. Dalawa ba ito? Nakabili lang yan. Okay. Ito ang official time mo. 22 minutes 20 seconds. Pasok ka sa amazing Running Man Antipolo. Fighting! Mukhang matindi pinagdaanan mo kaya, Buboy. Pahinga ka muna. Dito lang kami. Kaya sa mga kapuso nating on the go, tutukan nyo ang live stream ng ating programa sa official accounts ng GMA Network, pati na rin sa YouTube at Facebook. At mag-comment din kayo ha sa ating mga kwentong amazing. Piyernes, 8:50 p.m.